teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, good morning, good morning, good morning po sa ating mga learners. Kamusta kayo, mga bata? Okay, welcome sa ating storytelling session para sa grade 4 to 6. So alam ko excited na kayo na makinig at matuto dun sa panibagong kwentong babasahin ko sa inyo. Pero bago yun, bago tayo pumunta sa ating kwento ngayong araw, may mga tanong muna ako sa inyo. May mga ipakikita ako sa inyong larawan. Gusto ko i-identify nyo o pangalanan nyo yung mga sumusunod na larawan na ipakikita ko sa inyo. Okay? So, teka lang. Okay, may mga ipakikita ko sa inyong larawan, ha? Ngayon gusto kong nawala po yung presentation ko. Ayan, so may pakikita ko sa inyo mga larawan. Gusto ko i-identify nyo kung ano ba yung gamit o yung use ng ating mga larawan na ipakikita ko sa inyo. Okay, nakikita ba yung aking screen? Okay, pangalanan nga natin isa-isa yung mga sumusunod na larawan ay ipakikita ko sa inyo ngayon. At alamin natin ano ba ang gamit ng mga larawan na yon. Okay, una nating picture ay ayan. Ano ba ang tawag sa gamit na yan?
Okay, may idea ba kayo? Ano ba ang tawag natin sa gamit na yan? Comment nyo nga sa comment section. Si, ano bang tawag yan? Pangalanan nyo nga. Siguro iba sa inyo may mga gamit na ganyan sa bahay, di ba? Okay, ang tawag dyan ay laptop. Siguro iba sa inyo may mga laptop sa bahay o nanunood sa kanilang mga laptop sa bahay ngayon. Okay, ano bang gamit ng laptop? Ano bang gamit? Saan ba natin ginagamit yung laptop natin? Para doon sa may mga laptop sa bahay. Para saan ba? O ano ba ang gamit niyan? Comment nyo nga. Okay, so ang gamit ng laptop ay kadalasan yan ang ginagamit natin sa pag-access sa ating mga social media accounts, di ba? So sa mga higher grade na dyan, grade 4, grade 5, grade 6, baka gumagawa na kayo ng mga documents nyo sa Google, sa Microsoft Office, di ba? May mga, minsan may mga pinapaproject si teacher na dyan natin ginagawa sa laptop. Or minsan naman may mga pinare-research si teacher, di ba? Dyan din tayo nagre-research sa ating mga laptop. Okay? Pangalawang larawan. Ano ba itong pangalawang larawan na to? Okay. Anong tawag sa larawan na yan? Pakipangalanan nga. Okay. Comment nyo sa comment section. Ano ba ang tawag dyan sa larawan na nakikita nyo sa inyong screen? Okay. Tingnan natin sa comment section, ha. Ayan. Very good. Si Jetro Rubalizo Lakasandile. Okay. So tama, cellphone. Sino kaya di, sino ba sa inyo ang mga may mga cellphone, mga bata? Sige nga, comment nyo nga. Yung ginagamit nyo ba ngayong cellphone sa panunood sa akin sa ating e-tulay session, ay cellphone nyo ba yan o cellphone ng inyong mga magulang? Comment nyo nga, sino ba dito may mga sarili-sarili ng cellphone? Okay. Sige, comment nyo nga. Okay, so karamihan sa inyo siguro, meron na sarili-sariling mga cellphone. Dahil sa panahon natin ngayon, talagang isa na sa mga pinaka-importanting gamit ng mga mag-aaral, yung gamit ng cellphone or paggamit ng cellphone. So, next picture. Yan. Ano ba ang tawag natin sa gamit na yan? Sige nga. Anong tawag natin dito sa nakikita nyo yung larawan sa screen? Pangalanan nyo nga yan. Okay, anong tawag dyan? O, tingnan natin sa comment section. O, yung iba sa inyo kanina pala, cellphone po ng magulang. Okay, cellphone ng magulang. Siguro, iba sa inyo, masyado pang bata para bilan ng cellphone, di ba? Pero darating din yung time na magkakaroon kayo ng cellphone. So, maghintay-hintay lang tayo hanggang sa ibili tayo ng ating mga magulang. Okay, ano pong tawag sa gamit na yan? Ayan, very good na naman si Jetro. Tama, tablet po. Ayan, ang tawag sa gamit na yan ay tablet. Okay, parang cellphone din yan. Kaya lang, mas malaking version ng cellphone. Next natin. Ayan, ano naman ang tawag natin sa larawan na nakikita nyo sa ating screen? Okay, sabi ni Cansino, Maningo Isabel, iPad po. Ayan, tablet po, sabi ni Santi Villa. Okay, anong tawag nyo dyan sa ano? Itong sa larawan natin na to, na nakikita sa screen. Okay, wala pa ako nakikitang sagot. Okay, ang tawag dyan ay desktop or computer set. Kung mapapansin nyo, ang ating computer set po ay may iba't ibang mga hardware. Okay, meron tayong mouse, meron tayong keyboard, meron tayong monitor, at meron tayong system unit. Okay, dito sa ating larawan. So, ang computer set po ay binubuo ng iba't ibang mga parte para gumana. Okay, parang mas malaking version siya ng laptop. Kasi may mga laptop na nasa 14 inches lang, ganyan, 12 inches. Ito naman, medyo mas marami siyang gamit. Diba? O kadalasan, ito ay nakastay lang sa isang gilid ng bahay. Yung laptop kasi nadadala yun eh. Nabibit-bit natin yun sa school. Ito ay nakalagay lang sa isang bahagi ng ating bahay kasi medyo may kalakihan yung ating mga desktop or computer set.
Ngayong araw, tungkol dyan ang aking magiging kwento sa mga gamit na ganyan. Handa na ba kayong makinig, mga mag-aaral? Okay, so hayaan niyo muna akong i-play yung ating magiging story ngayon. Ang story natin ngayong araw ay pinamagatang Palit Tayo. Bakit kaya ganun ang pamagat ng ating story ngayon, Sir Neil? Okay, sige. Pakinggan nyo. Gusto ko pakinggan yung mabuti at mamaya, pagkatapos ng ating kwento, magtatanong ako sa inyo ng ilan sa mga tanong na gusto ko naman ay masagot nyo ng tama. So medyo madetalye kasi ako sa pagtatanong eh. So dapat makinig talaga kayong mabuti para mas Okay, makinig talaga kayong mabuti para mas masagot nyo yung mga questions na itatanong ko. Okay? Okay, so ngayon, makinig mabuti at alamin natin, kilala na natin sino ba ang mga pangunahing tauhan sa ating kwento. Magandang umaga sa inyo mga bata. Ako nga pala si Ginoong Neil Arvin Bautista mula sa Rahal Centro Elementary School, Division ng Nueva Ecija. At ngayon, ako ang inyong nakakasama sa pagbabasa ng panibagong kwento na pinamagatang Palit Tayo. Kwento ni Binibining Katleya A. D. Guzman, guhit ni Ginoong Arvin Key and Berlis, at layout naman ni Ginoong Mark G. Asuncion. Ano, handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin! Umaga pa lamang, napakaingay na sa kwarto ni Eros. Malakas ang pindot nito sa kanyang hawak na laruan na kung tawagin ay tablet ng mga batang millennials. Pindot dito, pindot doon. Hindi maawat sa paggamit at paglalaro sa kanyang gadget si Eros. Anak, halika na munang kumain at tigilan mo muna ang paglalaro ng tablet mo. Maaari kang magkasakit sa ginagawa mong yan. Nag-aalalang wika ni Aling Leia sa kanyang anak. Nanay, saglit na lamang po. Pasigaw ng wika ni Eros sa kanyang ina. Naku anak, baka magkapalit na kayo ng mukha ng hawak mong tablet na yan. Hindi lamang sa magkakasakit ka, kung hindi mapapabayaan mo na rin ang iyong pag-aaral. Pangaral ng kanyang ina. Subalit hindi pa rin nagpatinag si Eros. Nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro ng tablet at nakalimutan niyang kumain. Maya-maya, unti-unting lumabo ang kanyang mga mata. Lumaki ang kanyang ulo at lumapad ang kanyang muka. Ano kayang nangyayari kay Eros? Laking gulat niya na isa ng malaking gadget na tablet ang kanyang mukha nang makita niya ang kanyang sarili sa harapan ng salamin. Nanay! Nanay! Tulungan po niyo ako! Umiiyak na sigaw ni Eros. Takbo rito, takbo roon. Dala-dala ang malatablet niyang mukha. Walang tigil sa pag-iyak si Eros. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naalala niya ang sabi ng kanyang nanay na baka magkapal sila ng mukha ng kanyang laruan. Kung nakinig lamang ako kay nanay, sana ay normal pa rin din ang aking itsura. Umiiyak pa rin sambit ni Eros. Patawarin na po niyo ako, Panginoon, sa aking nagawa. Hindi ko na po uulitin ang sobrang paggamit ko ng gadget kong ito. Sa sobrang pag-iyak, hindi na namalaya ni Eros ang sumunod na nangyari hanggang sa nakatulog na lamang siya. Dahil sa hindi niya pagkain sa tamang oras, nalipasan pala si Eros ng gutom at namalik mata. Inakala niyang naging tablet na ang kanyang itsura. Nakita ni Aling Leia na naidlip na ang anak na hindi man lamang nakakain. Inalis nito ang tablet mula sa pagkakapatong nito sa ibabaw ng dibdib ni Eros. Sa pagkagulat, nagising si Eros at niyakap ang kanyang ina. Hindi na mukhang tablet ang kanyang itsura. Patawarin po niyo ako, nanay, sa hindi ko pagsunod sa inyo at sa labis na paggamit ko ng gadget. Pangako po, gagamitin ko na ito sa tamang oras at hindi na pababayaan ang aking pag-aaral at kalusugan.
natutuwang sambit ni Eros. Mula noon, ginamit na lamang ni Eros ang kanyang tablet sa tamang oras at kung kinakailangan. Lagi na rin niyang sinusunod ang kanyang mga magulang. At dyan, nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Palit Tayo. Kwento ni Binibining Katleya A.D. Guzman, guhit ni Ginoong Alvin Key and Barlis, at layout naman ni Ginoong Mark G. Asuncion. Muli, ito si Ginoong Neil Arvin Bautista mula sa Rahal Centro Elementary School, the Division of Nabisiha. Ayan. So, nagustuhan nyo ba yung kwento natin ngayong araw? Okay, sana nakinig kayong mabuti ha, kasi magtatanong ako ngayon sa inyo kung ano ba yung natutunan natin sa ating kwento. Okay? So, ngayon, hayaan nyo muna akong ulit i-share yung aking screen para maipakita ko sa inyo yung mga tanong na itatanong ko sa inyo. Okay. Yan. Okay, unang tanong. Panuto, piliin at biluga ng titik ng tamang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sige nga, comment nga natin. Sino ba yung pangunahing tauhan na binasa nating kwento? A. Era, B. Eros, or C. Erwin? Piliin nyo nga. Comment section. Sige, comment natin sa comment section. Ayan. So, nakakita na tayo ng mga tamang sagot. Okay, tama. Tama si Ma'am Santi, o si Santi Villa. B ang sagot. Ayan. Si Eros ang pangunahin nating tauhan sa ating kwento. Ayan. Pangalawang tanong. Saan naganap ang tagpuan ng kwento? O saan daw, saan naganap? Base sa kwento natin, saan ginanap yung tagpuan? Pag sinabing tagpuan, lokasyon. Saan nangyari yung kwento na binasa natin? A. Parke, B. Paaralan, or C. Tahanan? Okay, saang tagpuan nangyari? Comment nyo nga. Tingnan natin. Ayan, nanunood pala si Ma'am Alma. Hello po, Ma'am Alma. O, comment natin sa ating comment section. Saan ang tagpuan ng ating kwento? Tama. Tama si Riley Zar Navara. Okay, siya yung nauna kong nabasang comment eh. Si po, Sir Neil, tahanan. So, yung kwento na binasa natin, nangyari ito sa tahanan nila, Eros. Okay? Pangatlong tanong. Anong bagay ang pinaglilibangan ni Eros? Okay, anong bagay daw? Base sa kwento nating binasa kanina, anong bagay ba yon, di ba? May binanggit siyang madalas na ginagamit ni Eros at minsan hindi na siya kumakain, di ba? Dahil ginagamit niya lagi yon. Okay, A. Tablet, B. Kotse, o C. Robot. Okay, ano? Type nyo nga sa comment section. Tingnan natin kung sino yung makikita kong una dito sa comment section. Okay? Anong bagay kaya yon? Okay, tama si Santina Villa. Tablet. Okay, tablet yung pinaglalaroan ni Eros sa ating kwentong binasa. Ayan. Pang-apat na tanong. Ano ang napapabayaang gawin ni Eros dahil sa kanyang paglalaro? May napapabayaan palang gawin si Eros eh sa ating kwento. Ano kaya yun? A. Pagbabasa, B. Pagkain, or C. Panunood? I-comment nyo nga, ano ba yung napapabayaan ni Eros sa ating kwento? Titingnan ko sa comment section. Ayan, Tama si
Tama si Sir James Francisco. Ayan. Si, wait lang. Hindi pala si Sir, iba pala yun. Okay. Tama si Domingo Sipagan Liazel. Pagkain. Ayan. Pagkain ang nakababayaan ni Eros sa binasa nating kwento. Okay? Bukod sa pagkain, meron pang binanggit na isa eh. Di ba? Hindi lang naman pagkain eh. Okay, ano pa? Wala dyan sa choices. Meron pa siya napababayaan na isa. Ano yon? Wala sa choices natin. Bukod sa pagkain, ano pang napababayaan niya? Tama. Pag-aaral. So, kalalaro niya ng gadget, kalalaro niya ng tablet niya, napabayaan niya na yung kanyang pag-aaral. Okay, number 5. Sino ang ina ni Eros? May nanay siya, di ba? Dalawa silang karakter sa ating kwento. At binanggit din natin sa ating kwento yung pangalan ng nanay niya. Okay, sino na nga yung nanay niya? O ano na nga ang pangalan ng nanay niya sa ating kwento? A. Aling Lina. B. Aling Lea. Or C. Aling Lisa. Okay, sino kaya dyan sa tatlo? May clue ako sa inyo. Nagsisimula sa letter L ang pangalan. Okay, lahat yan letter L. Okay, kung nakinig, sige. Ano ang pangalan ng nanay o ina ni Eros sa ating kwento? Sige nga, tingnan ko nga sa ating comment section. Okay, wala pa pong nagko-ko. Wait lang, medyo delay kasi yung sa ano ko sa phone ko eh. Okay, hindi agad lumalabas yung ating mga comments. Okay. Sige, pakita nga ng mga comments. Si Aling Lisa ba? May nabasa ko, Aling Lisa. Hindi naman si Aling Lisa eh. Sino? Ayan, tama si Santina Villa. Aling Lea. So, ang pangalan ng nanay ni Eros sa ating kwento ay Aling Lea. Okay. Ito yung pangalawang set ng mga questions. Kaya lang, wala na itong multiple choice. Ang gusto ko, sagutin nyo ito base sa inyong obserbasyon o insights sa ating kwentong binasa. Okay, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Number 1, unang bilang, paano ipinakita ng nanay ni Eros ang pagmamahal niya sa kanyang anak? Paano ipinakita ng nanay ni Eros? Sige nga. Paano ba ipinakikita ng ating nanay yung pagmamahal sa atin? Di ba? Lagi yan. Actually, yung mga nanay, magkakamukha yan eh. Magkakamukha sila ng ugali pagdating sa kanilang mga anak. Di ba? O hindi man magkakamukha, nagkakamukha-mukha. Dahil may concern sila dun sa ating mga anak nila. So, dapat nakikinig kayo sa inyong mga magulang. Okay, balik tayo sa tanong. Paano ipinakita ng nanay ni Eros ang pagmamahal niya sa kanyang anak? Paano ba? Comment nyo nga sa ating comment section. Tama si Dan Vilfermin. Pinagsasabihan. Okay, tama yon. Isa sa mga karakteristik ng ating mga nanay ay yung pagsabihan tayo pag may mga mali na tayong ginagawa. Yun ang ginawa ng nanay ni Eros, ni Aling Lea. Okay? So, pinagsabihan niya si Eros kasi ano bang napansin ni Aling Lea kay Eros? 'Di ba puro na lang siya tablet, puro na lang siya computer games, puro na lang siya sa mobile games, 'di ba? So pinagsabihan niya yung kanyang anak para kumain, 'di ba? Inaya niyang kumain yung kanyang anak para hindi malipasan ng tama ng gutom. Okay. Pangalawang tanong. Kung ikaw si Eros, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Okay, kung ikaw daw si Eros, sa mga nakikinig nating mga mag-aaral, gagawin mo ba ang ginawa niya? Bakit? Sige nga. Tingnan natin sa comment section. Kung mapapansin nyo, mga learners, open-ended yung ating mga tanong. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng sagot talaga dito. Okay? O sabi ni ni Josephine Yalung, ito yung sa tanong kanina, pag-aarugan niya ito sa kanyang anak. Tama, inaaruga tayo. Ano ba yung salitang aruga? Okay, ito ay isang malalim na Tagalog na salita.
Pag mga mag-aaral, pag sinabing aruga, ang synonym nito ay inaalagaan. Pero mas malalim yung pag, kumbaga, mas malalim na salita yung pag-aaruga. Okay? Mas malalim yun sa pag-aalaga. Okay. Tingnan ko yung comment section na number 2 question tayo. Kung ikaw si Eros, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? O sabi ni Gina Torre Campo, hindi po, para walang pagsisisi sa bandang huli. Hindi gagawin ni Gina yung ginawa ni Eros na puro tablet-tablet lang, puro pagta-tablet lang maghapon. Actually, may kapatid akong ganyan eh. Yung kapatid kong bunso, mahilig siyang magnood ng mga video sa YouTube or sa tablet. Okay? Madalas siyang manood ng mga videos. Yun nga, minsan pinagsasabihan ko, dahil ako yung nakakatanda niyang kapatid, kuya niya ako, pinagsasabihan ko siya na huwag masyadong madalas. Hindi naman sa bawal, pero huwag masyadong madalas kasi pwedeng lumabo ang inyong mga mata. Okay? Yan. So sabi ni Aaron, hindi po, kasi po makakaapekto po ito sa aking pag-aaral. Oo, tama yun, makakaapekto o maaaring makaapekto sa ating mga pag-aaral. Pag masyado tayong humaling, o ano ba yung salitang humaling? Sa isang term pa ng humaling ay masyadong na-addict, parang ganun, masyado kang na-addict dun sa paglalaro ng gadget. Diba? Minsan talaga masarap maglaro ng cellphone. Minsan masarap manood na lang maghapon sa tablet. Okay, sa mga videos. Ayan, sa YouTube, sa Facebook, marami yan. Okay, pero hindi dapat lagi. Diba? Kung magagawin lang natin ito, kung halimbawa tapos na tayong gumawa ng mga assignments, ng mga activities, sa mga modules, ayan, pwede natin gawin. Pero kung gagawin natin ito nang hindi pa natin tapos yung mga gawain sa bahay at mga gawain natin sa paaralan, ito ay hindi na makabubuti para sa atin. Okay? Tsaka hindi dapat masyadong matagal ang pagtutok dyan kasi maaaring maapektuhan ang inyong mga mata. Okay. Next. Ano ang nangyari kay Eros? Okay. Ano daw ba yung nangyari kay Eros base sa kwento nating binasa? Okay. Comment nyo nga sa comment section. Ano yung nangyari kay Eros? May nangyari sa kanya eh, di ba? Sabi, lumaki ang kanyang muka. Lumapad ang kanyang muka. Okay, ano nangyari? Bakit nagkaganon? Tama, namalikmata si Eros. Okay, namalikmata siya kasi akala niya naging tablet na yung mukha niya. Okay, sabi ng nanay niya, di ba? Baka magkapalit na kayo ng mukha ng tablet mo. And then, namalikmata siya. Ano ba namalikmata? Para bang nawala sa sarili, pangsamantalang nawala sa sarili. Yun. Akala niya, pagharap niya sa salamin, tablet na yung mukha niya. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yun, mga bata? Okay, ayaw nating mangyari sa atin yun. Kaya dapat, kumbaga, hinay-hinay lang tayo sa panonood ng mga paggamit ng tablet, paggamit ng cellphone, laptop, at computer. Okay, dahil lahat ng sobra ay, ano, masama. So, tama yun. Pang-apat na bilang, ano-anong aral at kahalagahan ang hatid ng kwento. Okay, ano-anong aral at kahalagahan ang hatid ng kwento. So magbigay tayo ng tatlo. Sige, ano-anong aral ba yung inyong mga natutunan? Babasahin ko dito sa comment section. Okay? Okay, ano-anong aral yung napulot sa kwento? Actually, maraming aral yan eh. Okay? Magbabasa ako ng ilan. Tatlo babasahin natin. Okay, tingnan natin. Type nyo sa comment section. Ano-ano ang aral ba yung mga napulot nyo dun sa ating binasa kwento? Okay. Okay, sabi ni Cherry Mariano, huwag puro tablet, unahin muna ang pag-aaral. Tama yun. Okay, paisa na tayo. Huwag daw puro tablet. Tama. Tama yun. Unahin muna natin yung pag-aaral kasi napaka-importante ng pag-aaral. Okay, ito yung maghahanda sa atin para sa ating magandang kinabukasan. So kung kayo puro tablet lang, puro cellphone, maaring hindi kayo magkaroon ng magandang kinabukasan. Siyempre, yung ibang kamag-aral nyo, nag-aaral yan, nagbabasa yan, kayo puro laro lang kayo sa cellphone, puro nood lang ng videos,
Oh, matututo naman tayo sa panonood ng videos. Pero dapat in moderation lang. Kumbaga, huwag sosobra. Okay? Huwag kababayaan ang pag-aaral. Okay, pangalawa, huwag masyado gagamit ng tablet. Pwede din yon. Ano pa? O, yun nga. Huwag. Ayan, ito pinaka-importante sa lahat. Makinig sa magulang. Okay. So, kanina, huwag gagamit daw ng tablet. Ay, huwag masyadong gagamit ng tablet. Ayan, huwag masyado pala. Hindi naman huwag gagamit. Huwag masyadong gagamit ng tablet kasi maaaring maka-apekto nga yun sa inyong mga paningin or mata. And then yung kanina, makinig sa magulang, yung pangatlo. Makinig daw tayo sa ating mga magulang, which is tama naman. Hindi tayo papahamak ng ating mga magulang, mga mag-aaral. Okay? Ginagawa nila o pinagsasabihan nila tayo para sa ating ikabubuti. So dapat tayo naman ay marunong sumunod at makinig kasi lahat naman ang sinasabi nila ay para sa atin at para sa ikabubuti din natin. Okay? Tandaan nyo, mas matatanda sa atin yung ating mga magulang. Mas may experience na yan sa buhay. Kaya makinig tayo sa lahat ng payo nila. Okay? At panghuling tanong, paano mo maisasabuhay ang aral ng iyong binasa sa inyong mga kaibigan o kamag-aral? Paano mo maisasabuhay ang aral ng iyong binasa sa iyong mga kaibigan o kamag-aral? Paano mo daw maisasabuhay yung aral ng kwento na yung binasa? Okay, paano mo mai-apply sa sarili mong buhay o sa pamumuhay mo? Sige nga, comment nga tayo sa comment section. Okay. Paano natin sasabuhay yung mga aral na nabanggit natin sa kwento? Paano natin mai-apply? Ayan, bilang mag-aral. O, sabi ni John Lloyd, Laureno, Brazil, mas mapapaunlad ng kwento ang ating imahinasyon at komprehensyon kaysa sa mga teknolohiya. Hindi naman, sir. Hindi naman. Kumbaga, pwede din naman. Pero, anong sabi niya? Wait nga, ulitin ko po ibasa ko, ah. Medyo malabo mata ni Tutor Neil. Okay? Mas mapapaunlad ng kwento ang ating imahinasyon at komprehensyon kaysa sa mga teknolohiya. Actually, parehas lang naman yun. Kumbaga, yung kwento, to, tulad na to, di ba yung mapapansin nyo, yung ginagamit natin ngayong pamamaraan sa pagkikwento ay hindi naman face-to-face dahil bawal pa nga ang face-to-face, di ba? Gumagamit tayo ng technology din sa pagkikwento. So, napakalaking bagay din talaga ng teknolohiya sa pagkikwento o pag-aaral ng mga mag-aaral. Kaya lang, tandaan nyo, lahat nga ng sobra ay masama. So, siguro dapat ipapahingi din natin yung ating mga mata, yung ating katawan, huwag masyadong maghapon sa pagtutok sa laptop, sa desktop, sa cellphone, and sa tablet. So, mahalaga na ipahinga din natin yung ating mga mata. Okay? Tandaan nyo na tayo din ang magsasuffer niyan, mga bata, pag hindi natin inayos yung ating mga ginagawa ngayon. So, darating yung time, halimbawa, puro cellphone kayo, puro tablets, puro computers, darating yung time, nalalabo yung inyong mga mata. Okay? At yun ay ayaw nating mangyari. So, dapat makinig pa rin tayo sa ating mga magulang. So, yun yung pinaka-main lesson ng ating kwento. Makinig sa payo ng ating mga magulang. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa ating binasang kwento ngayon. And sana, kahit pa paano, ay nakapagbahagi ako sa inyo ng mga kaalaman. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod na linggo para sa panibagong kwento na tsak nakapupulutan natin ang aral. Maraming salamat po doon sa... Okay, wait lang po ah. Pasalamatan ko yung nagbigay sa akin ng kwento. Okay? Ang kwento po nating binasa ngayon ay kwento ni Ginang o Binibining Katleya A.D. Guzman at guhit ni Ginoong Arvin Key and Barlis. Layout at layout naman ni Ginoong Mark G. Asuncion. Sila po ay mga kasamahang kunguro sa Nueva Ecija. So, hello po sa mga co-teachers ko dyan sa Nueva Ecija. Okay, especially dun sa aking school, sa Rahal Centro Elementary School. Hello po sa inyong lahat. Sana po ay nakasubaybay kayo at nakikinig. And sa aking principal, na Sir Glenn Kenneth B. Coronel, at sa aking district supervisor, Ma'am Agnes R. Reyes. So maraming salamat sa mga batang nakinig at tumutok.
And sana kahit paano, sabi ko kayo na may natutunan kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. Yan. Maraming salamat po. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!